Hello, what's up guys? Welcome to my channel. For today's vlog, papaalam ko sa inyo kung bakit mas pinili ko ang motor na nasa likuran ko kesa sa dream bike ko. Ang dream bike ko ay si Yamaha R15. Baka mapatanong kayo, teka lang, dream bike mo? Pero hindi yun ang pinili mo. Ganito kasi yan guys, may mga factors kasi na naka-apekto kung bakit napunta ako dito sa motor na to. Unang factor guys, is yung choice ko. Kasi dapat sport bike talaga. Pangalawa, installment. Pangatlo naman, availability ng unit. Apat is yung approval ng dealer. At panglima is yung presyo ng unit. So one factor guys, dapat sport bike talaga. Kasi kung hindi, hindi talaga ako kukuha ng ito. Dapat talaga sport bike. Pangalawa naman guys, is dapat installment. Kasi hindi ko afford ang cash. Pangatlo naman, is yung availability ng unit. Kasi guys, dito sa lugar namin, is nagkakaubusan o konting unit lang ang dumadating sa lugar namin. Pang-apat naman is yung approval ng dealer. Kasi nga, installment siya guys, kailangan ng approval ng dealer. Nag-apply ako for installment ng Yamaha R15 V3. Hindi ako na-approve. Wala akong natanggap na text o tawag galing sa Yamaha dealer dito sa amin. Kaya isa yun sa factor kung bakit napunta ako sa Suzuki Gixxer SF250. Kasi doon sa napuntahan ko, napakabilis lang. Alang dali, walang kuskus balungos. Sabihin ko talaga sa inyo guys, as in sobrang bilis. Walang naging problema dire-diretso. As long as meron lang pang down payment. Nung araw na nag-apply ako for installment sa motor na to, yun ding araw na yun, nauwi ko na ang motor na to. Hindi kagaya sa ibang dealer guys, aabot pa ng 3 to 5 days yata. Bago mo, o pag na-approve ka, saka mo lang pwedeng madala yung in-applyan. Pero dun sa in-applyan ko, shoutout talaga sa iyo, sir. Sir Ariel. Hindi ko in-expect na ganun yung mangyayari. The day na nag-apply ako for installment, that day, nauwi ko rin ito. Panglima guys, is yung price ng unit. Si Yamaha R15 ay nagkakahalaga na 165,000 to 167,000 SRP. Samantalang si Gixxer SF250 ay nagkakahalaga lamang na 175,000 pesos SRP. Kalapit lang, no? 155cc and 250cc, 1,000 pesos lang ang diferensya. Kaya binalansi ko, magkakaroon na ako ng 250cc na motor, nagkakahalaga lamang na 175,000 pesos. Guys, kaya napaisip ako, hindi malaking kawalan sa akin na hindi ko nakuha yung dream bike ko. Kasi, more than a dream bike pa pala, si Gixxer SF250. Biruin mo, 175,000 pesos, may 250cc ka na. Whereas dun sa 165,000 pesos, nasa bracket ka lang na 150cc. So, yun yung ginawa ko rin basihan. Kaya hindi na rin ako naghintay na may stock pa na dumating dito sa amin na R15 V4. Kasi naman natin na yung presyo ng V4 is mas malaki pa o mas mahal pa sa R15 V3. I think nagkakalaga yun ng around 180,000 pesos. Sa mga nagtatanong sa inyo ngayon kung magkano ang down payment ko at monthly amortization ko sa Gixxer 250, ito ay nagkakahalagang 50,000 pesos at meron akong monthly amortization na 6,400 pesos. Sa Yamaha R15, magda-down payment ako ng 50,000 pesos. For 3 years,
magkakaroon ako ng monthly amortization na 5,200 pesos. So, dinisregard ko na yung around 1,000 pesos na discrepancy nila. And nag-go na lang ako sa Gixxer 2. Ayun guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, please hit like, comment down below kung anong gusto nyo i-comment. Just click the notification bell and subscribe button para ma-update kayo sa mga susunod na gagawin kong video. So, yun lang para ngayong araw. Salamat sa inyo.